ay ang distribution ng relief packs. Pero nasa 30% pa lang ang nabibigyan naman ng 6,500 pesos na pinansyal na tulong mula sa Social Amelioration Program ng DSWD. Kaya malabo raw itong makompleto bukas, alinsunod sa ibinigay na deadline ng Malacanang. In Antipolo, apat lang ang empleyado ng DSWD National. Ang nagko-cross-check sa Dole, isang tao lang. So papaano niyo matatapos yung 89,000? So sa amin, nababagalan po kami sa sistema. Sa Mandaluyong, magandang balita raw na mabilis nang naisasagawa ang mass testing, kaya agad nalalaman ang bilang ng mga tinatamaan. Yung first day namin nakapagpa-mass testing kami ng 222. Ang nakakatuwa, out of 222, 22 lang yung nag-positive, yung 200 talagang clear. Kaya yun ang nakakatuwa. Doble kayod na rin daw ang Mandaluyong para maipamigay ng lakat ang 8,000 pesos cash aid mula sa DSWD, pero humihingi pa sila ng palugit. Hindi namin kakayanin hanggang bukas. Kasi alam naman natin, meron ako ditong apat na barangay na medyo red zone. Yun yung mga hindi pa namin masyadong matapos, masaturate. Kasi syempre, takot yung mga tao, yung mga taga-CSWD kung bumaba. Sa San Juan, kulang din daw sila sa oras para makumpleto ang SAP payout bukas. Hindi rin katali yung trabaho ng ating mga barangay captain sapagkat sila ang umiikot sa iba't ibang barangay para maglista. Pagkatapos yan, i-validate pa yan ng DSWD National. Inaasahang bababa na raw ang bilang ng mga tinamaan ng COVID-19 sa San Juan. Base dito sa datos natin, no, yung bilang ng positive patients ay nababawasan araw-araw. At ito po ay isang magandang senyales na yung pinaka-peak ng COVID-19 dito sa San Juan ay naabot na at meron tayong downward trend ngayon. Sa awa ng Diyos, halos 7 araw na walang pumapanaw. Kinakailangang pag-igihin pa natin yung lahat ng efforts natin, lalong-lalo na itong pagsunod sa enhanced community quarantine, social distancing, sa ating mass testing. So lahat ito ay nagtulong-tulong upang ibaba yung bilang ng nagpo-positibo araw-araw. Dahilan ng lokal na pamahalaan, nitong nakaraang mga araw lang nila natanggap ang budget, kaya humihingi sila ng ilang araw pa para maibigay ito sa ating mga kababayan. Jessica. Ingat at maraming salamat sa iyo, Emil Sumangil. Huwag na po tayong magulat kung mabalot na